Abay, napakaswerte at siguradong pupurihin si Rob Pelinka ng mga Lakers fans kapag nagawa niya nga itong trade na ito. Pero bago nga natin yan pag-usapan, ito munang balita kay Jordan Poole. Dahil ito nga mga idol, siya ang 5th youngest in franchise history to reach career 3,000 points. Matapos nga ng performance niya sa kanilang last game laban sa Celtics, mga idol, ay sakto na 3,000 points na nga ang na-score ni JP sa kanyang buong karera sa NBA. Meron nga siya this season so far na 480 points. Last season ay meron siyang 1,405. At for sure malalagpasan niya yan, mga idol. At baka nga umabot pa itong si Jordan Poole sa 4,000 points this season. So let's see, tingnan natin, mga idol, kung maabot ba yan ni JP. Lalo na nga na medyo umaangat nga ang kanyang scoring this past few games. Nung nakaraan ay nag-average lamang siya ng 16 points lang yata yon. Pero ngayon, umabot na nga ito sa 17.8 points per game. Next balita naman natin, Damian Lillard pinili nga itong si Giannis Antetokounmpo bilang kanyang kapartner para nga daw manalo ng championship. Ito ang naging sagot neto ni Lillard sa isang tanong. Sabi niya nga, mga idol, yung dominance nga daw neto ni Giannis Antetokounmpo, samaan pa na kaya niya ngang pumasok sa rim anytime he wants, tapos good playmaker nga rin daw si Giannis, pati na rin good defender, kaya naman daw napili neto ni Damian Lillard itong si Giannis. Very disruptive nga rin daw itong si Giannis, mga idol, sa offense at defense. Dagdag pa nga neto ni Damian Lillard na compliment nga daw, nagko-compliment yung paglalaro nilang dalawa. Itong si Damian Lillard mostly sa labas, mid-range at mostly 3-pointers lang talaga. Si Giannis naman, mga idol, sa loob, in the paint. So, di ba parang saktong-sakto nga yun kung silang duo. Giannis Antetokounmpo sa loob, Damian Lillard sa labas. Di ba napaka-deadly nga ng duo na yun. Kaya nga ito ang payag ni Lillard, kung meron nga daw na player na tutulong sa kanya na manalo ng championship, walang iba yon kung hindi si Giannis Antetokounmpo. Anyways nga, mga idol, para na sa ating panghuling balita ay ito nga ang mga trade proposal na nang galing sa mga Lakers fans. So far, ang mga balita ngayon sa Lakers ay sa Bulls at syempre andiyan pa rin ang Indiana Pacers at lumulutang na rin ang New York Knicks, mga idol, si Cameron Reddish. Tapos dagdag pa si Bojan Bogdanovic. Kaya nga hindi na rin nakapag-DS ang maraming Lakers fans at sila na nga mismong gumawa ng trade proposal na sa tingin nilang malaking tulong sa team ng Los Angeles Lakers. Ilang buwan na din kasing tinatakam itong mga LA fans patungkol sa isang trade ng mga Lakers reporter na mismo, pati na nga rin mga ESPN reporter na sinasabi nila, uy, may talks na dito. Nag-usap ng Lakers Pacers, New York kausap na rin sila, ang Chicago Bulls kinakausap ni Rob Pelinka. Pero so far ganun pa nga lang, mga idol, usap-usap pa lang. Kaya nga, ito na ang trade proposal na gusto ng mga Lakers fans na talaga namang magpapalakas nga daw muli sa kanilang team. Ito nga ang makakuha nila. Etong si Bojan Bogdanovic mula sa Pistons, si Miles Turner at si Buddy Hield. Grabing opensa ang maidadala neto, mga idol, tas dagdag pa ng depensa ni Miles Turner. Alam nyo naman na siguro yan. At alam nyo ba, mga idol, etong si Bojan Bogdanovic, Miles Turner at Buddy Hield, ang kanilang combined stats ngayon, mga idol, pagdating sa points per game ay 55.5 points per game. So imagine niyo yan, mga idol, magkakaroon nga ng 3 players na kakampi etong si Edith Lebron na kayong umiscore ng 50 puntos, kayong tumulong ng 50 points sa kanila every game. Di ba napakalaking tulong noon, mga idol, tapos grabing shooting pang maidadala ni Bojan Bogdanovic, ni Turner at ni Buddy Hield. Si Hield, mga idol, 38% sa 3-pointer, Bojan Bogdanovic 43%, one of the best in the NBA, Turner 41%, one of the best din in the NBA. Tapos yung depensa pa ni Turner. So di ba, mga idol, napakagandang trade para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Pero ang kinaaayawan dito for sure ni Rob Pelinka, kapag nakita niya ito ay maghinit ang kanyang ulo na dalawang first round pick ang ibibigay ng Lakers sa Pacers. Si Westbrook ang kanilang 2029 at ang kanilang 2027 first round pick. Ang Pistons naman ay matatanggap nga itong si Pat Bev, Kendrick Nunn at dalawang second round pick ng Lakers. So 4 picks ang mawawala sa Lakers sa napakagandang deal na ito. Pero I think mapapa-oo na ang Pacers dito, mga idol, dahil ito naman talaga ang kanilang unang request pa dati pa sa Lakers. Dalawang first round pick para nga kay Turner at kay Buddy Hield.
Sa Pistons naman ay makakakawala nga sila sa napakalaking kontrata rin ni Bojan Bogdanovic na halos 20 million per year. Magkakaroon pa sila ng defensive anchor ng gagabay sa kanilang mga young player na si Beverly. Meron pang dalawang first round pick. Kaya nga mga idol, eto nga daw ang great deal ayon sa mga Lakers fans, hindi lamang sa Lakers pati na rin sa Pacers at sa Pistons. Ano ang masasabi nyo dito mga idol? Sa tingin nyo ba ay fair itong trade na ito? O sa tingin nyo ay masyado kang mapapabura ng Lakers dito? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.